nitong mga nakaraang linggo, paulit-ulit na narinig natin, maghugas ng kamay. Hindi lamang minsan, kundi dalasan ang paghuhugas ng kamay. Kung hindi kaya makapaghugas ng sabon at tubig, maghugas may alcohol o kaya hand sanitizer. Maghugas. Bakit kailangan maghugas? Kasi dumudumi. At pagkatapos maghugas, dudumi ulit yan, kaya kailangan ng constant washing. At yung constant washing ay hygiene, panglaban sa sakit, panglaban sa virus. Ngayong gabing ito, babalikan natin ang ginawa ni Jesus, paghuhugas. Hindi ng kanyang kamay, kundi paghuhugas ng paa ng mga kaibigan niya. Bakit paa? Kapag kamay ang hinugasan, paglilinis yon. Kapag paa ang hinugasan, hindi lamang paglilinis yon, pagpapaginhawa rin yon. At yon ang ginawa ni Jesus. Hindi lamang upang luminis ang paa ng mga kaibigan, kundi paginhawahin din ang pakiramdam ng kanyang mga alagad. So, tatlong tanong. Who? Sino ang naghugas ng paa? Ang sagot, si Jesus. Pero, sino ang naghugas ng paa ni Jesus? Wala. Hindi niya kailangan maghugas ng paa sapagkat siya'y palaging malinis. Pero, kahit siya ang pinakamalinis sa lahat ng malinis sapagkat siya ay Diyos at sapagkat wala siyang kasalanan, matatandaan natin, nagpahugas siya sa Jordan. Nagpabinyag siya sa Jordan. Binuhusan siya ng tubig ni Juan Bautista. Nakisama siya, pumila siya kasama ng mga makasalanan. Anong nangyari doon? Nahugasan ba si Jesus? Hindi, sapagkat hindi naman siya marumi. Subalit sa pamamagitan ng paglublob ni Jesus sa ilog Jordan, ang tubig ay naging banal. Naging banal ang tubig kung saan lumublob si Jesus kasama ng mga makasalanan. So who washed the feet of the disciples? The sinless Lord, whose feet needed no washing, because He wanted our feet to be clean, to be fresh. Yun ang sagot. Who? The Lord Himself did it for us. Who? Jesus, our friend, did it for us. Ang pangalawang tanong na dapat nating tanungin sa pagkakataong ito ay how? Paano niya hinugasan ang paa ng mga alagad? Hindi lang basta buhos ng tubig, may palanggana at may tuwalya. Ang ibig kong sabihin ay yung attitude. Paano niya hinugasan? Ang sagot ko, mga minamahal kong kabataan, with much respect and with much love. Pero hindi lang much love at much respect. It was both loving and disturbing. Loving and yet troubling. Ibig sabihin, di siya nanumbat, wala siyang sinabing masama, subalit yung paghuhugas na yon, na punong-puno ng pagmamahal, ay nakatigatig sa puso ng mga alagad. It disturbed them. What must we do from here? And the Lord said, as I have done, so you must do. Ang unang tanong, who? Ang sagot, si Jesus. Pangalawang tanong, how? With much love, with much respect. Pero, ang pangatlong tanong ay, what did He really do? Hinugasan niya. Hinugasan niya, bakit? Pwede tayong maghugas ng sarili. Pwede tayong maligo ng sarili. Pero mayroong mga bagay na kailangan natin ng ibang tao upang mahugasan talaga tayo. Because we don't grow cleaner with time. We always become dirtier with the passage of time. Ngayon, sa pagninilay natin sa paghugas ng paa,
ang tanong ko sa inyo sa pagkakataong ito ay, ano yung mga bagay na kaya mong hugasan sa iyong sarili? Ano yung mga bagay na hindi mo kayang hugasan sapagkat napakalaki na ng dumi, napakalaki na ng damage, napakalaki na ng libag sa ating paa o sa ating katawan? Kung meron ng ganon, huwag nang magkunwari na nagmamalinis, humingi na ng tulong. It's all right to ask for help. It's all right to say, I am dirty. I don't know how to wash myself anymore. I need help. At sa pagkakataong ito, alalahanin mo palagi, si Jesus laging naghihintay. Huhugasan ka niya, walang pagsumbat, walang pagmumura, walang pagbabanta, walang galit. With much respect, with much compassion, with much love. But let Jesus disturb you also. Sana, kapag nakatanggap tayo ng awa ng Diyos, tandaan natin, meron tayong pananagutang ibahagi ang awa, ibahagi ang paghuhugas sa ating kapwa-tao. Today, Jesus is your angel washing your feet. Today, promise Jesus, you will be an angel for others. Today, try to recall, sino yung mga mahal mo sa buhay na tumulong sa iyo na hugasan ng paa mo? Magpasalamat tayo sa kanila. Baka nagkulang tayo ng pag-alala at pagpapasalamat. Ito na ang pagkakataon. What needs washing in your life? What can you wash by yourself? Where do you need Jesus to wash you? Allow Jesus to love you. Let us give one another a chance to love us. We adore you, O Christ, and we praise you. Because by your holy cross, you have redeemed the world.